to say congratulations talaga kay Ate Samantha Bernardo. Sobrang proud na proud ako sa'yo at alam kong proud na proud din sa'yo ang buong Pilipinas. Lalo na yung family mo, lalo na kaming mga KF sisters mo din. Sobrang proud kami lahat sa'yo. So, ayan guys. Magsa-start tayo mag-topic ng Miss Grand International pag 9:15 na. So, ngayon pa lang, babatiin ko muna lahat ng mga nagbibigay ng virtual gifts sa akin. Wait lang guys. So, ayan po. Good evening sa mga bagong pasok po dyan. Magandang gabi po sa inyo. Titingnan ko muna po. So, wow! Ito na po ang ating mga virtual gifts na nangunguna dito sa ating top 20. Mga nagbibigyan ng virtual gifts dyan. Si Ormido, Dirk Marquard, Ella Best Girl _ MYJS10, 29, Loves Kia, _ Claire MMM, Laika Pecho 20, Rosalina Ramos, Liz _ Mendoza. Thank you so much, Tita Lizelle. Tapos kay Araline, wow, isa din sa ninang ko to na last time nagpa-Viking ship siya, di ba? So, thank you so much po talaga. Sobrang ko po na-appreciate yun. Kahit first time ko po makakita ng ganun, parang grabe, ang solid niya. Tinitingnan ko po siya sa picture talaga. So, pinaulit-ulit ko po talaga. So, I love you so much po, Ate Araline. At syempre po kay Ian Cabig _ 1017, JBBUBUKBUBUJBUJOBUJO. Ang hirap ng name mo, be. Pero thank you so much. Erica Zuan, Analu _Guevara, 3241961, Everglow _ Annika 09112, User 7406376, CC Hanmoch, Janro, or Hanro, I think. Correct me if I'm wrong ha, pag na-pronounce ka ng mali yung name mo. Pero at the same time, alam kong hindi nagtatapos doon. Gusto ko din pasalamatan, syempre, yung mga hindi ko po nabanggit, yung mga nagbibigay dyan ng iba pang virtual gifts, ng halo-halo, yan, shawarma, at kung ano-ano pa mga virtual gifts ang binibigay nyo. Alam nyo po ba na favorite ko ang shawarma? Hindi din talaga ako mabubuhay din na hindi ako kumakain ng shawarma pag nasa school ako. At yun nga po, anyways, gusto ko po kayong batiin talaga ng mapagpalang gabi ngayon, Lunes na ito. Siyempre, Lunes na Lunes. First day sa week na to. Monday. So, ano pa po bang hinihintay nyo? Makisali na rin kayo sa Twitter party. Ang ating tagline is Lunes, Kuela with Ella. Capital lang po lahat yan. Naka-caps lock lang po yung mga tagline natin. At the same time, huwag po kayo maglalagay ng emoji, number, at kung ano-ano pa. Tama? So, ilayo ko daw po ng konti. Malapit. Masyado po ba talagang malapit? Sige. Lapit. Layo natin ng konti. Masyado ba akong close up? So, ay, yan po. Hindi, para mabasa mo rin yung comments. So, okay na po tayo? Ang lapit mo, dear. Sige po, lalayo ako ng konti. Pakita outfit. Yan, ito po outfit ka. Simple lang po tayo. White lang po tayo. Kasi last time, ang suot natin nung Monday is yellow tayo. Tapos syempre, nung Wednesday, naka-black lang tayo, black t-shirt. At saka syempre, nung Saturday, naka-red naman tayo. Pero ngayon, naka-white tayo dahil pulsong puti lang tayo ngayon. Pusong puti, di ba? White lang tayo ngayon dahil Monday ngayon. White lang tayo, malinis lang tayo ngayong araw na ito. At syempre, huwag po natin kakalimutan na i-share itong live stream natin dahil ang topic natin ngayon sa Ella Escuela ay hashtag Usapang Grand. Pag-uusapan natin ang Miss Grand International. Alam kung gustong-gusto niyo din yung marinig. Siyempre, kung ano yung mga opinion ko at kung ano pa ba ang kaganapan, di ba? At yun nga po, don't forget pala po na i-follow niyo ako sa aking mga social media accounts. Sa Instagram ko po, ellakayabyab_, Twitter, ellakayabyab_, YouTube channel, ellakayabyab, malapit-lapit na tayo mag-start na mag-vlog.
So, hintay-hintay lang po tayo medyo. Siyempre, alam niyo naman po, may mga priorities tayo ngayon. Pero soon, makikita niyo na po talaga. Diba? Makakapag-vlog na tayo. At siyempre po, i-follow niyo na rin po ako sa aking other app. Sa TIC, Ella Maris Andre. At kung hindi ka pa po nakaka-follow dito sa aking Kumo, i-follow niyo na po ako, Ella Kayabyab, para updated po tayo sa mga kaganapan dito sa Ella Estrella. Layo mo kante, Ella. Wala na po tayong ilalayo kasi pag umatras po ako, wala na po. Ito na po yung likod. Atras pa tayo konti. Oh, okay na po ba tayo dyan? Wow, maraming salamat po sa mga nagbibigay ng mga virtual kiss. So, ayan nga po. Malapit-lapit na 3 minuto na lang po, magsisimula na po tayo sa ating hashtag Usapang Grand. So don't forget po talaga na ilagay natin ang ating tagline pag makikisali po tayo sa Twitter party, syempre, di ba? Para nagkakaisa tayo lahat mga team, Ella. At gusto ko din pala po magpasalamat, syempre po sa mga nagpapadala dyan ng food. Sobrang thank you so much po sa inyo. Sobrang po na-appreciate yung mga binibigay niya po sa amin ng food. Yes, tita, na yun, tita. Ah, sobrang ano, mataas. So, kailangan natin medyo ibaba. Wait lang. Okay na, tita, to. Or masyado pa rin. Thank you so much po sa mga nagbibigay ng virtual gifts. Sobrang ko na-appreciate yan. Para po makita niyo po ako na mas maayos, inaayos ko lang po yung aking pwesto dito para po kita talaga. So, okay na dito? Wait lang. Kasi dito ko nasa taas po. Dami nag-heart. Wow. Grabe, nagko-contest ba kayo, Joma, tsaka Dirk ng halo-halo? Thank you so much sa halo-halo. Ayan, dito ako na yan. Ten-ten-ten-ten. Yeah, magandang gabi po sa mga bagong pasok sa ating live stream. Wow, malapit na tayong mag-1,000 yung mga nanonood. So, keep on sharing lang po. At syempre, top lang po tayo sa ating heart para syempre mapasama tayo sa isa sa mga nangunguna po dito sa Kumo. So, thank you so much po sa mga nagdudut-dut-dut yan, ang mga dut-dut-dang. Thank you so much po. I love you so much syempre po sa mga tao. Nagkakatayin po na manood sa aking lives. Maraming salamat po. 1 minuto na lang, sisimulan na natin ang ating Miss Grand International Topic. Hashtag Usapang Grad. Sinulat ko po yan yung topic natin. Diba sabi ko naman sa inyo mga community, pinaghahandaan ko bawat live ko talaga para sa inyo. Kaya bubuksan na natin ang aking mahiwagang notebook dahil nandito ang mga topic. Oh, mahaba-haba yan sinulat ko. Oh. Siyempre gusto ko din magpasalamat dahil naging successful yung last week natin na live stream, yung three days natin na ano na live stream. Sobrang nagpapasalamat siya. Hashtag pageant talks, hashtag ang probinsyana, hashtag usapang negosyo with Kokoy. So maraming salamat po. Ayan po yan. So happy na nakasurvive tayo last week dito sa ating ano, topic. So ngayon, syempre diba, alam ko naman na gusto niya din malaman ko ano yung opinion ko sa usapang grand. Pero hindi tayo more on serious dahil bago magtapos ang live na to, itutuloy ko ang fast talk. Yung mga fast talk na tinanong niya sa amin ni Coco, eh, dun pa rin ako kukuha ng ano, mga tanong at sasagutin ko yon. Diba? Para tuloy-tuloy, ayoko kasi syempre nagagawa ulit ako ng bagong tanong, bagong fast talk. Eh, nandun naman eh, nakapag-type na lahat ng mga nagmamahal. Yung mga nagmamahal sa amin ni Coco, yun nandun na po, nag-type na sila. So, itutuloy ko po yung fast talk na yan mamaya. O yan na. So, start na po tayo ngayon. Topic natin is Miss Grad International. Hashtag Usapang Grad. Ulitin ko po, last ko na pong babanggitin ito ulit para magtuloy-tuloy na po ang ating programa. So, kung hindi na po ako na-follow sa aking mga social media accounts sa Facebook,
Ay, hindi tayo pwede sa Facebook. Sa ating Instagram, ella_kayabyab_, Twitter, ella_kayabyab_, Ella Marie's Andy, Kumo, ella_kayabyab. At syempre sa ating Laika, ella_kayabyab_. At YouTube channel, ella_kayabyab. I-follow nyo na po ako dahil para updated po kayo sa lahat ng mga ginagawa ko at para connectado din tayo sa isa't isa. At yun na nga po ang ating hashtag usapang grand. Bang-abang! So, yun po. Press one kung makakapag-start na po tayo para makapag-start na tayo ng ating topic. Kung naman, hindi ko naman nagsasabi agad-agad. Mamaya i-tweet niyan yan. Huwag mong anjam yung tweet. So, yun nga po. Maraming salamat po sa mga nagbibigyan ng virtual gifts. So, ito na po. 1, 2, 3. 3, 2, 1. So, syempre, ang Miss Grand International, ito po yung isa sa pinakamainit na topic ngayong week na to. Kasi syempre, hindi pa tayo nakaka-move on sa mga nangyari kay Ate Samantha Bernardo. Quick lang po na story. Si Ate Samantha Bernardo po ay isang KF sister ko. Ang KF po is Kagandahang Flores, which is ito po isang camp. Ito po ang aking training camp sa pagpapadyan ko. Kaya sister, dahil same kami ng camp, lahat po na magkaka-camp po, like yung sa KF po, kami po ay isa lang po ng trainer namin at ang tawag po sa amin yung mga sisters po, like KF sisters. Si Ate Samantha Bernardo, sa pagkakakilala natin lahat, diba, siya ang mutya ng Palawan Turismo 2013. At sumali ito ng Binibining Pilipinas 2018 at siya ay isang first runner-up. Pero hindi pa nagtatapos doon. Sumali ulit si Ate Sam noong Binibining Pilipinas 2019 at syempre, ang kinahatnan naman po niya nun is second runner-up. Diba grabe? Alam niyo po ba, hindi ganun kadali talaga makapasok sa Binibining Pilipinas. Syempre, dumadaan ka pa po sa screening. Ang dami niyo pa po pagdadaanan bago po kayo mag-iisang kandidata. Kaya, isang karangalan talaga if ever na, di ba po, dumating sa future talaga na kapag screening ako doon at makapasok ako, parang feeling ko talaga nanalo na din ako kasi ang hirap po talaga makapasok doon kasi may question and answer na din talaga. Dapat talaga yung, parang pulpa ka na din, hindi basta-basta talaga doon yung pagpasok, kaya paghahandaan mo talaga na pumasok doon. Tsaka parang, alam mo yun, iba kasi pag nandun ka na sa level na yun, Binibini Pilipinas, parang iba na talaga yung tatingan niya. Kaya pangarap ko din po talaga yun. Tapos si Ate Samantha Bernardo, syempre kilala natin na ang dami niya din talagang mga kaganapan, yung tumutulong talaga siya sa ibang tao, napaka-talented na tao nito. Kung alam niyo lang, napakagaling sumayaw. Alam ko yan, yung mga nakatutok lagi sa mga pageants. Alam niyo po kung gano'ng ka-talented si Ate Sam at napakabait talaga nito. Tsaka syempre, isa doon napakatalino talaga. At yun nga po, yun lang, quick story lang natin yan dahil ka-KF sister ko po siya. So, pupunta po tayo sa Miss Grand International. Medyo hindi po ako masyado naging active sa Miss Grand International kasi syempre marami din po akong kaganapan na ginagawa din po. Pero yung so far, meron naman po na nakikibalita din po ako. Pag may time po ako, nagbabasa-basa din po ako kung ano po yung mga nangyayari sa kanya. Kumbaga, full support din po talaga ako kay ate. Sa, kumbaga, all the way. Ate Sam talaga ako. At yun nga po, babalikan natin yung mga natanong po sa kanya. May nag-message sa akin. Ayan, kasi yun yung message na to, napangiti mo ako. Napangiti mo ako as in, ngayon lang siya nag-message. Ang message niya is 9:17 p.m. May puso-puso pa yung mata niya. So, thank you dahil nanonood ka ngayon sa live ko. At yun nga po, eto nga po, babalikan natin yung isa sa mga natanong po sa kanya. Ayan, eto po yung mga first round na tanong po sa kanya. Parang with the current COVID-19 situation, what would you choose between shutting down the country for the safety of the people, knowing that the country and its economy will be deeply affected? Or would you open up the country to keep the economy running, taking the risk of COVID-19 infection and the consequence? Diba isipin nyo, hindi na ako marunong magbasa ngayon.
So, mababash na naman ako nito kasi namali na naman ako ng pronunciation. Pero okay lang. Walang perfectong tao. Kahit ako nabubulol talaga ako. Bulol-bulol din ako pag minsan-minsan. Mali-mali din po talaga ako. So, ayun nga po. Ang sagot ni Ate Samantha dito, Samantha Bernard of Philippines. I will always choose the people because without its people, a country will never be a country. We will never be Philippines without Filipinos. You will never be Thailand without Thai. So it is a must that we should take care of our people first. I stand here for love and peace and unity because there will always be a solution no matter what our problems in this life. And I think if we come together as people, as one united world, then we can have a better place to live in. I hope after this pandemic COVID-19 happened, we can be a better citizen. Wow! Ang ganda na sagot niya. Tama. Oo, tama talaga. Alam mo yun, minsan talaga, alam mo naman na sa panahon ngayon talaga, dapat mas piliin talaga natin ang mga tao. Bakit? Kasi hindi naman, alam mo, hindi magkakaroon ng buhay ang isang bansa kung walang mga tao. Eh, sa panahon ngayon, dapat nga nagkakaisa tayong mga tao, di ba? Tapos, syempre, makinig lang tayo sa protocols talaga. Syempre, mainit-init pa rin yan sa COVID-19 na ano. Ang ganda ng answer talaga ni Ate Sam. Wala akong masabi. Parang, tama, tumbok na tumbok niya yung sagot. Kasi sa akin, syempre, opinion ko lang din naman to. Tingin ko kasi wala nang mas gaganda pa dun sa sagot ni Ate Sam. Kaya hindi ko na siya masasagot ng yun sa sarili kong sagot. Eh, sana ako po yung lumaban. Pero, tama naman po. Sobrang ganda ng mensahe ng sagot niya. Sobrang malaman. Alam mo, yun yung nakakapagpanalo talaga sa kanya. Yung nakakapagpa-stand out. Kaya, alam mo yun, kakaiba talaga si Ate Sam para sa akin, lalo na sa mga sagutan, sa aurahan. Kung nakita nyo lang po yung production number nila, kung gaano siya kabongga dun sumayaw, napanood ko po yun, pak na pak talaga yung, siya talaga yung mapapansin nyo po nun. Kaya kung hindi po kayo nanonood, balikan nyo po yun. Kasi ako, mag-movie marathon po ako nun. Kasi gusto ko talaga panoodin talaga simula una kung ano yung naging journey po talaga sa Miss Grand International. Diba? At syempre, ang opinion ko naman po sa Miss Grand International, wow, isang successful po ito na programa, isang successful na event. Kasi hindi po madaling gumawa ng event ngayon, lalo na po nasa kalagitnaan tayo ng pandemic. So, napapawaw na lang po ako, napapashock talaga ako na nakabuo pa rin po sila ng isang magandang event, isang magandang pageant po. Kudos po talaga sa bumubuo po ng Miss Grand International kasi hindi, nagawa niyo po yung imposible. Naging posible talaga siya. Parang alam niyo, ang sobrang magic na tinupad niyo pa rin po yung mga pangarap ng mga aspiring beauty queen at napakaganda lang po talaga ng kinalabasan ng lahat. At yun nga po, sobrang proud po ako na kababayan ko po si Ate Sam. Like, Pilipino, tama, kababayan pa rin, di ba? Pilipino. Sobrang proud po ako kay Ate Sam na naging Pilipina din po ako kasi grabe. Iba yung tinaas niya yung bandera ng Pilipinas talaga sa Miss Grand International. Like, stand out talaga. Sobrang iniidolo ko talaga siya. Yung, alam mo, nagbigay siya ng history dito sa bansang Pilipinas. Kaya, sana po sa lahat ng mga Pilipina din, proud po tayo kay Ate Sam. Kasi, hindi po talaga madaling makapasok. Lalo na international pageant na po yun. National pageant pa nga lang po, sobrang hirap na. Eh, sa international pageant po, iba't ibang bansa po ang kalaban ninyo dyan. Iba't ibang lahi. Iba't ibang itsura. Pero tingnan niyo po, nag-stand out ang isang Pilipina. Diba? Dalagang Pilipina. Diba? Kaya parang sobrang nakakataba lang ng puso talaga na sobrang daming ayan, sobrang nakaka-proud lang po talaga na sobrang daming sumusuporta, nagmamahal kay Ate Sam kasi deserve niya po talaga ang pagmamahal natin at pagsuporta sa kanya kasi buong puso niya po inaalay lahat sa ating mga Pilipino. Hindi lang po sarili niya kasi yung nire-representa niya, kundi pati na rin po ang bansang Pilipinas, ang ating flag. Diba? So parang dapat lalo tayong maging masaya na ang daming Pilipinong nakikilala sa buong mundo. Nagbibigay tayo ng ano eh, legacy, history yan eh. Kaya maging proud tayo, diba? Lalo natin supportahan yung mga tao talaga na walang ibang ginawa kundi magbigay lang ng karangalan sa bansang Pilipinas.
idol na idol ko pa talaga si Ate Sam. Grabe, no, yung nai-imagine ko lang na, paano ko ako yun nandun sa katayuan ni Ate Sam? Iba yung, alam niyo po ba yung pakiramdam pag nasa stage ka? Yung parang naghahalo-halo yung emosyon mo na naninigas ka, na parang namamawis ka sa loob. Alam niyo, parang yung pawis mo, malamig, hindi siya lumalabas. Tapos parang kang nanlalamig na talaga na sobra. Kasi naghahalo-halo na lahat eh. Alam mo yun kasi, isang salita mo lang, isang pagkakamali mo lang, huhusgahan ka pa ng ibang tao. Alam mo kung ano pa yung mas masakit doon. Ang manghuhusga sa'yo, kauna-unahan pa is yung kababayan mo. Kapwa Pilipino mo pa. Kaya sobrang mahirap na sa panahon ngayon talaga na magkamali. Kasi konting salita mo lang, konting bitaw mo lang na salita na hindi mo naman, sinasadya o hindi naman ganun yung gusto mong iparating. Pero sa ibang tao kasi magkakaiba tayo ng mga pananaw eh. Pwede na sa tao na to, mamasamain na niya. Pwede din sa tao na to na maiintindihan ka niya. Diba? Kaya sobrang powerful talaga bawat salita na sasabihin mo o bibitawan mo, malaki ang magiging epekto niyan sa mga tao. Lalo na nandito tayo sa bansang Pilipinas, kahit anong salitang sabihin mo, meron at merong kahulugan yan. Meron at merong masasabi dyan. Kahit nga ako kanina, namamali po ako ng pronunciation, alam ko po na merong mga tao na pagtatawanan ako kasi sasabihin, bulol ako, sasabihin, mali-mali ako. Pero okay lang eh, tanggap ko po, hindi po ako perfecto. Tanggap ko po yon na nagkakamali talaga ako, aminado po ako sa aking mga pagkakamali. At syempre po, kasi nga, hindi ko po naman po alam lahat ng bagay. Hindi naman po kasi ako robot para maging perfect po lahat ng sinasabi ko, na fluent po ako sa mga bagay-bagay. Kahit ako po hindi man po ako ganun kagalingan mag-English, pero tinatry ko po yung best ko. Tinatry ko yung best ko na mas lalo pa po akong matuto. Tinatry ko pa rin po na, alam niyo po, yung alamin yung mga bagay na hindi ko pa alam. Kaya sana po, tulungan niyo din po ako mga community. Kaysa po nahusgahan ako ng ibang tao, sana po i-correct niyo ako ng, yung alam niyo po, yung sa magandang way. Kasi ako naman po marunong po akong makinig, marunong din po ako tumanggap ng pagkakamali ko. Love, love, love lang po tayo. Kasi alam ko po na hindi lang naman tayo yung nanonood dito. May mga tao din talaga dito na nanonood na inaabangan na magkamali tayo, inaabangan na magsalita tayo ng, alam mo yung pwede tayong husgahan ng buong mundo, ng buong Pilipinas. Pero tayo, di ba, yung mga tao nakakaintindi sa akin, yung mga tao nagmamahal sa akin, nandito lang naman tayo para magkwentuhan, magtsikahan, maglabas ng saloobin or opinion sa mga bagay-bagay. Tulad ngayon, naglalabas ako ng opinion ko about sa hashtag Usapang Grant. Na ang akin, ini-spread ko lang ang good vibes at saka fast positive. At saka syempre yung love lang. Spread love lang tayo. Kasi syempre ngayong panahon na to, kesa na mag-ano tayo, yung, alam mo yun, yung maging nega na lang. Maging positive na lang tayo sa life. Kasi hindi nakakatulong yun. Lalo na sa sitwasyon natin ngayon. Diba? Pero naiintindihan ko naman po, may mga nababasa din ako na syempre hindi mas... Diba, lahat naman tayo gusto talaga natin na si Ate Sam yung maging big winner tuloy. What I mean, maging winner natin, maging Miss Grand International. Pero everything happens for a reason talaga. Yan yung talaga binibigay ng Diyos sa atin. Minsan talaga may mga bagay na hindi bibigay ng Diyos sa atin, na akala natin para sa atin, pero hindi natin alam, meron siyang plano sa atin na mas maganda pa. Hindi man napunta sa atin yung Miss Grand International kay Ate Sam, pero alam ko sobrang saya niya dahil hindi niya madali talaga makapasok sa ganun. Isipin niyo yung first runner-up na yon, isang karangalan na yon. Dahil napakahirap talaga. Diba? So sa akin po, syempre wag natin din i-bash si Miss USA kasi hindi naman po niya, kumbaga hindi naman niya diniktahan talaga yung mga tao na o mga hurado na ako dapat yung manalo, 'di ba po? Dapat po, respetuhin din natin sila kasi kumbaga nakapagbigay naman na po ng pinaka-final na final na result, which is sana respetuhin natin at mas maging proud na lang tayo dahil syempre, ang layo ng narating ng Pilipinas sa dami-daming sumali ng Miss Grand International. Nandun siya, pangalawa siya. First runner-up siya. So, maging proud tayo at spread lang natin ang love. Kasi ako din masaya ako kasi kahit na si Miss USA, hindi ko man siya kababayan, hindi man siya Pilipino, pero kakay at sister ko siya, sobrang happy ako na may tinaas na namang bandera ang kagandahang Flores.